Magandang umaga po sa inyo lahat, Alexander Lexter Jules. Nagbabalik para sa inyong update ngayong umaga. Mga kaibigan, kamusta po kayo? Yesterday was like a lucky day for all of us. Kasi nga dahil sa nag-live si Maymay ng ilang beses from Insta to TikTok. And she tried sa Facebook kasi lang marami daw talagang pinipindot na ang sino ang mag-join din and ayaw niyang gawin yon. Pero yes, sana narinig ni Maymay or nabasa ni Maymay yung ating kahilingan at hindi lang ako yon kundi marami pang iba na gustong mag-vlog ang isang Maymay Entrata. Pero kung hindi pwede dahil sa kabisihan ng dalaga, it's alright lang, Maymay. Yung pa-Instagram live mo or pa-TikTok live mo ay okay na po sa amin yan. And yes, mga kaibigan, sa kabilang banda, ang ibang artista ay palipad na po papuntang Las Vegas para sa show nila doon. And nakita na natin yung iba nasa aeroplano or nasa airport na. Habang si Maymay ay nasa Japan kasi pala hindi napasama itong si Meridil kasi nga importante pala talaga ang gagawin niya sa Japan. Yun ang ating si Maymay ay a-attend lang naman sa kasal ng kanyang the only brother, older brother pala, hindi pala the only kasi nga meron pa si Ryu Jun. So yes, a-attend siya ng kasal ng kanyang kapatid na si Vincent Dale and yun ay mangyayari on the 7th of November. Pero yes, mga kaibigan, isang bagay ang napansin natin, may write-up kasi si ABS-CBN. Ang sabi niya, kung sino sa mga artista and love team ang nagustuhan nyo ang kanyang or kanilang mga Halloween attire. At hindi na tinakita si Meridil doon. Oh, I'm so sad. Pero we are thankful doon kay Philstar kasi talagang isinaman niya ni Philstar si Maymay Entrata sa listahan ng kanilang celebrity na may best Halloween costume. Pero whatsoever na isali man o hindi ni ABS-CBN si Meridil, Maymay Entrata, that is alright. Kasi nga, na-appreciate naman namin yung pag-post ni Maymay ng kanyang Halloween special costume na talagang ni-request pa sa kanya ng kanyang jewelers. Ayun. Akala ko Sailor Moon talaga si Maymay. Hindi pala. Sailor Mercury. Kasi si Sailor Moon, ang suot niya ay yung kaparehan ni Chris Bernal. Ay, yung kamay mo ay blue. That is why she portrayed the character of... isinot lang naman niya ang character ni Sailor Mercury. Pero yes, mga kaibigan, may mga part ng live ni Maymay kahapon na hindi natin nakita. And so, sabay-sabay nating panoorin ngayon. Mahuli man tayo, pero at least meron tayong makita. Kasi syempre, may mga followers na hindi ito na panood dahilan sa different time zone at ang iba ay may trabaho. And so, pasorry naman ako doon sa mga hindi nakapanood gaya ko kasi nga dahil sa kabisihan natin. Pero dahil marami na naman akong sinasabi, tama na, Alexander. Ito na po, Meridil Maymay Entrata eating noodles sa Japan with Ryo John. Ooh, let's go. And I will see you for more later, mga kaibigan. Just enjoy this live video ni Maymay, live stream ni Maymay yesterday na hindi ko rin napanood. Let's all watch it. Let's go, Maymay. Happy Halloween! Malapit na din yung Christmas. Favorite holiday ko. Christmas! At saka New kanin, Year. Kanin, ayaw mo. Kanin, konti. Nagkanin ako, kanina. Igutom pa ako. Round 2. Sobrang sarap. Sobrang kahawig ko po si Maymay. Ako po si Maymay. Bakit po? Hindi na po ba kami magkamukha dati?
Gano po ba yung mukha ko? Ha? Pag sure mo diya. Pag sure gid mo diya. Kimchi. Kachi. Hi, hi. Hi te. Hi. 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 Baby brother. Kakoy ne, Ryu-chan ne. Thank you. Bye-bye. Kapatid ko po yun. Ano, future oppa yun? Future oppa. Marunong kumanta, marunong magpiano, kaso nahihiya pa. Pero ngayon nagpo-focus pa po siya sa karate ngayon. Pa-audition ko nga po yun sa ano eh. Sa Korea. Kung gusto niya. Kasi mahilig po siya mag-ano eh. Mahilig siya mag-dance tsaka singing. Pero depende pa yun sa kanya. Ano kaya? Opo, mukbang ah, mukbang. Mahilig pala kayo sa mukbang ah. Ako kasi isa sa mga kinahiligan ko talaga manood ng video yung mga mukbang. Hindi ko ba alam, parang nasa satisfied ako. So yung mga hindi po mahilig makinig yung nguya-nguya po, pwede po kayo na i-swipe yun na lang po. Kasi mag-nguya-nguya po ako dito eh. So yung mga bago ngayon po dito na nakapasok sa live ko, pwede po kayo magbabay dito kasi magkain-kain ako. Kasi minsan po kasi may mga taong ayaw po talaga makinig ng mga yung mga mukbang. Kasi po si Patricia, yung best friend ko po, isa siya sa mga pinaka-ayaw niya yung naririnig niya yung mga nguya-nguya. Kasi kapag nanonood po kasi ako ng video ng mga mukbang dun sa TV, nilalakasan ko po talaga yung ano, yung volume kasi talaga nare-relax ako. Tapos gusto ko kasi din gumawa ng mga ganun kaso lang. Excuse me po. Kaso lang po, wala lang akong taw nito. Yung mic nila ba? Paano kaya kunin yun? Kulang alam ko paano yung mic ng mukbang. Yung, talagang marinig po yung boses nyo. So ngayon, ilalive ko po muna. Pero eventually po, gusto ko talaga na magmukbang talaga YouTube ba? Kain-kain lang bitaw. Nga, tabi. Hindi. Sarap. Hi, congrats Patrick, tapuan ka. Congrats. Oy. Ryu-chan, anata no kakkoi datte. Arigato te. Arigato. Anata no oppa. Oppa. Oppa, a Korean actor. Oh, Korean K-pop. K-pop. Nah. No. Mayain kasi po eh. Pag mga Japanese, mayain talaga yung mga Japanese. Pero magaling kumanta yung kapatid ko. Ryu-chan, sing. Sing? Yeah. You love to sing? No. Yeah. Yes. Ne. Yeah. Kailangan lang i-ano na talaga yan siya. I-push talaga yan siya na mahilig siya mag-ano. Ay, na kumanta. Na yung kagustuhan niya ba? Para hindi siya mahiya ba? Hindi ko alam yun, mahiya yan siya. Ba? Kimchi. Diba ang sarap? Tapa. T-
Sarap ang kimchi. Sobrang sarap talaga. May nabasa yata ako sa Facebook po na tumigil na daw po tayo mag-pretend ng ano. Tumigil na daw po tayo mag-pretend na masarap daw yung kimchi. Masarap man yung kimchi, oy. Siguro hindi lang para sa lahat ba na masarap yung kimchi. Pero nung una kasi talaga hindi ko talaga kahiligan po yung kimchi. Kapag kasi diretso mo siya ikakain, mabibigla ka po talaga dun sa lasa niya. Pero kapag iano mo siya sa mga karne, kaya pala isagol ni mo, ihalong siya sa karne, kaya naman dito sa noodles, talagang ma-appreciate niyo po talaga yung sarap ng kimchi. Huh? Diba, pang-tanggal sa loob. Sobrang sarap. Siya nga po pala. Siya nga po pala, may kiki ako. Nakakaano kasi ito eh. Nakakatinga. Siya nga po pala, sa lahat po nandito ngayon, sa mga hindi pa po nakakaalam, may bago po akong single na yung title po ay Pwede Ba? Kaya sana po, stream lang kayo dahil available po siya sa lahat ng platforms worldwide. At available po din yung music video ko po doon po sa ABS-CBN Music. Sa YouTube channel nila. Sa YouTube channel ng ABS-CBN Music. At baka hindi pa ako makapasalamat, hindi pa pala ako nagpasalamat sa mga taga Bacolod. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga taga Bacolod na dumayo po doon sa Robin Solba. Hi! Ano sa ba, oy? Kasi po, so isa yun sa mga pinaka masayang mall show talaga, tsaka pinaka memorable. Hindi ko makalimutan yun kasi yun yung first mall show after ng pandemya. Kaya sobrang solid po talaga yung mall show na yun. Ang saya niyong kasama, ang saya niyong makisaya sa amin. Thank you po. Dagan salamat kaayong. Ako'y natutuwa. Sana magkita pa tayo muli. At marami pang mall show. Siguro, kung hindi po ako nagkakamali po ha, baka sa December po pupunta kami sa Jensen. May mall show ako dyan. Baka lang naman pa. Hindi pa naman sure. Kaya sa mga taga Jensen, amping uriya. Makita tapohon na din sa... Sobra po, nag-enjoy ako sa taga, ano, sa Bacolod talaga. Ka-joker ba ninyo, oy? Uy, sige na, oy. Grabe naman kayo ni Nakold, oy. Sige na po, kailangan ko na po magbabay sa inyo kasi matutulog na po yung kapatid ko, kawawa naman. Maaga pa po siya bukas. Maaga kasi siya natutulog. So, ayun po. Salamat po sa nakisama po dito sa live ko po sa TikTok at saka kanina po sa IG ko. Amping mo at kita-kits muli in person. Hopefully po sana mag-open na po yung ASAP natin to audience kapag okay na po talaga lahat. At kapag kaya na po lahat. At sana makapag-mall show ako sa iba't iba pang mga city. I-update ko po kayo. Pero sa ngayon po, ang alam ko pa lang po ay Jensen. Kaya, yun, kita-kits po. Diha sa inyo ha. Amping mo. Bye-bye.